Wala, live na nga. Ayun. Good evening po sa inyo lahat. Eight lang po. Tayo po ay we are broadcasting live from Borjoman Mall from Hala, Gloria yeah. Jeans. Good evening po sa inyong lahat. Yeah. Bago ko nakikita live ngayon. Ang ating pong setup ngayon ay talagang dito po sa Gloria Jeans Coffee Shop. Sa Borjoman Mall and here in Borjoman. Yeah. At binabati, gusto ko munang batiin yung ating mga viewers. Yan, comment lang po kung okay po yung ating audio. Yan. Si Kim Villanueva is watching with us. Esing Garcia, si Jesse, ang aking hipag na nasa Canada ngayon is watching also. Yan, si Tol Joses watching also. Yan, Joses. And Lito Albior, magandang gabi po sa inyo. Yan. Live. Yun, naka-live na po tayo. And sige po, i-share po natin yung ating at bago po link. Tayo magpatuloy, yes. Since kita nyo naman ang ating pong background ay kapihan. Nag-release na po tayo ngayon ng order. And yun, I'm just share ko lang po yung ating yun, clear daw yung audio. Nora Rizal Soriano is also yun, at it's a long holiday. Oh yes, yun. Sa mga hindi po nakakalam, today is the first day of the big Eid. Ayun. Arafat Day ang tinatawag, ano? Arafat Day. Yun. So, ilang araw pang bakasyon ninyo? Oh, bakasyon po. Holiday? Sorry. Holiday. Long holiday. Long holiday. So, up to Sunday po ay walang pasok. Holiday po dito hanggang, sa... Hanggang kailan po inyong wala pasok? Parang hindi pa ako pumapasok. Hindi so, pa napasok eh. Hanggang Sunday po. Yun. Ah, okay. So, mas mahaba-haba pa lang pahinga ko kasi ano, babalik ako ng Thursday na opisina. Niyo? Mahaba ka ba po yun? Umupo kayo. Bakit umupo kayo? Umupo kayo. Order na. Mag-order na po. Saglit mag-order po muna. Nag-iisip po muna. Ano pong gusto niyong kape? Ano po? Yun, si Claudine. Very light yung audio, pero narinig naman si Claudine po ito. Si Claudine. Kamusta ka na, Claudine? Teacher Claudine. Good evening po. So, anong gusto niyong kape? Anong gusto niyong kaping inumin? Well, kung ang pag-uusapan po natin ay kape, syempre, nothing beats yung ano, yung drip coffee. Mm-hmm. Yung drip? Drip coffee. Yung ano po, yung, ang tawag mo doon, yung... Parang ano lang, pinatulog. Pinatulog. Drip coffee. Hindi, yung parang normal po, ano, normal na... Na kape. Pinadaan sa ano. Plain coffee. Yes, plain. No frills plain coffee without sugar, without... milk, panalo, parang kapeng barako. Sino po may gusto ng kapeng barako dyan? Kaya kang ipaglaban, matapang. Pero nangiiwan. Yun, kape latte po si ano si Brother Lito Albior. Yun. And Sister Bo Mojica is also watching with us. And Pate Antonio, magandang gabi po sa inyo. Brewed coffee lang si Claudine. Yeah, brewed coffee. Yun. Yun nga po. Yung problema dyan sa brewed coffee, pwede kang ipaglaban, pero yun nga, nang iiwan. Hugot po ba yan, Pastor? Yun po, ito po si Pastora, Shekainah, wala pang... Gabi po sa inyong lahat. Wala pang jowa. Wala
pamain na lang po, pamain. Ay, Jesus name. Pamain na lang po. Grabe. Kung sino po munang makapag-ano dyan, pamain na lang po. Ay, sus ko po. Pamain, ayan. Yun. Meron pong mga nagpo-post. Yun. Wow, tinotoo. Yes po. So, yun. Dahil mga kabayan, mga ka-J1 Worldwide, ka-WSJ, dahil since we are live again. Is this mine? Yes, ma'am. What is your thing? It's dirty. But before we continue, syempre, we would like to ask you, mga kapatid, to click like and click on the notification button para sa ganun po ay lagi po kayo na-notify kapag meron po tayo mga panibago, mga contents na nilalabas sa ating pong page. And of course, huwag po natin din kalilimutan, meron din po tayong YouTube page. YouTube? Oh, millennial! Nakikimillennial YouTube po. Meron po tayong YouTube page. So, just click like, subscribe. Yeah. Yung may oras, ang hirap ng spill na yon. Mag-order po muna ako sa grid lang. Ayun, sige. Yun. Ayan, sige po. Basa ang sabi po ni, sabi ni Sister Claudine, iwan na kung di kayang ipaglaban, ha. Yung prape po para may tamis na nag-iiwan ng diabetes. Charot po. Good evening po sa ating mga pastor, sabi ni Ate Tina. Yan, si Ate Kim Villanueva, chocolate frappe po sa akin pa, baka beke naman. Ah, pwede naman. Chocolate frappe daw po, may special, yun. Meron talaga siyang gustong-gustong. Yun. Yun, si Brother Lito, baka naman makatikim niyang pandesal di ubing yan. Yun. Masarap yan sa kapilati nga. Pandesal di ube. Teka lang po, ako po'y kumukunik. Yun. Kumukunik ngayon. Hallelujah. Yeah. So, may nag-volunteer? Yun. Na mag-order ng ating... Yun. Good evening po, Pastor John Prudente from JA1 Perth, Australia. Perth, Australia. Oh! Yun. Yan ata ang COVID-free. Yung COVID-free. Tama ba yun, Pastor John Prudente? COVID-free pa po dyan? So, dito po sa, pag nasa coffee shop or restaurant, we can, take off yung ating mask. So, pwede pong mag-take off ng mask pag nasa mga coffee shop o kaya restaurant. Pwede pong, kasi syempre, paano nga naman kakain, Pwede naman po, kakagin yan, tapos siguro ibang makailalagyan ng straw. Yeah. Hallelujah. Ito po ay talagang, ito po ay live na live at ito'y random lang na ating broadcast. Happening ATM at the moment, Hashtag ATM. Praise God. Yun. Wala pa rin po daw. COVID-free po talaga rin ang Perth, Australia. Praise God. Yun. Praise God. So, God willing po ay mangyayari na yan sa mga ibang dyan. Amen. Sa ibang bansa rin. So, ngayong gabi, ano ba ang ating pag-uusapan? Holidays. Yeah. Holidays. Alam niyo, nakakatuwa kasi pagpasok po ng ito lang ha, pagpasok po ng mall, ang kaibahan lang dun sa dati ay ang lahat ng mga tao ngayon nakamask. Mm-hmm. Pero ang dami pa rin. Ang dami pa rin tao. Ang dami pa rin tao. Yeah. Para bang isipin mo ay wala nangyayari. Yeah. On the one hand, okay lang siya kasi parang mararamdaman mo that everything is normal. Pero on the other hand, parang nandoon pa rin yung, syempre, yung fear, yung concern kasi... Paano po ba? Hindi, kasi napaka, kumbaga parang itong COVID ay katulad ng mga sakit na nanggagaling sa kaaway, talagang traidor. So, yun. We really have to be careful. Yun, at ang talagang mabisa na panlaban sa anumang sakit at karamdaman. Safeguard po ba yan? 99.9%. I'm not promoting any alcohol? Product, ha? Hindi naman ako nagpo-promote. And syempre ang prayers. Prayers po. The blood of Jesus. Yeah. Okay. Nalala ko lang nung isang araw, nag-message sa akin yung aking pangalawang anak. Sabi niya, Mami,
ayoko na yata matulog, natatakot na ako. Sabi niya, sabi ko, bakit? Kasi nanaginip daw siya na parang sleep paralysis. Mm-hmm. Tapos, sabi ko, bigla akong napa-thank you, Lord. Kasi ay, ewan ko, nitong mga nakaraan din, parang lagi kong, na talagang yung covering ng blood of Jesus ay talagang, syempre, para sa ating mga families. Tapos, pagkagising niya, ang sabi ko lang sa kanya, natatandaan ko, kasi may natandaan akong parang kapatiran noon na nagbanggit ng ganyan, na itim na usok naman na nakita. Sabi ko sa kanya, pasalamat ka, wala ka nakitang itim na usok. Kasi sabi ko, yan ay kailangan mag-pray ka. Pray ka lagi. Tapos kinabukasan, pagtingin niya sa Facebook, merong parang post doon na nakahiga yung tao, tapos may nakaganon na demonyo. Sabi ko, anak, may nagpapaalala sa'yo. Mm-hmm. Yan. So, yun po. Kailangan talaga we have to our, in the morning, dapat po ay in the morning, grateful tayo kasi may bagong buhay. Mm. Tapos in the evening, before tayong matulog, salamat kasi kumbaga ay ang Lord pa din ang mag-iingat sa atin. Amen. Amen. Yan ang pinaka-importante doon. We should always be thankful sa lahat. Minsan kasi hindi na natin na-appreciate, no? Because parang pare-pareho, routine ang nangyayari. But then, alam mo, sadyang napakabuti ng Diyos. Yes, kasi so, bawat araw ay biyaya niya. At saka, hindi natin napapansin na bawat araw may mga bagong ginagawa ang Lord. Amen. Kung titignan lang natin. Hallelujah. Ayan, ang mga kapatid natin nag-shouting, may ibibigay baga kay sa amin. Ayan, oo. Lugaan ka nila sinabi. Victoria's Secret. Ay! Nagtatago po sila. At yun, ibatiin ko lang yung ating mga bagong viewers. Si Binos Valientes. Hello po. Si Cherry. At si Flor Abedis Bada. Maganda. Hello, kapatid na Flor. I miss you. Sa ating Flor, miss na po namin kayong lahat dyan. Yes po. Hallelujah. Yun. Sabi at ni, sige. Sabi ano? Po ni Jello, Noel ang angel or angel. Ano po mga pet angel? Sabi po dito, salamat sa walang sawang pagbabahagi ninyo ng mga salita. Jello Nel. Malaking tulong Angeles para sa ating lahat yan, lalo na ngayong may pandemya. Praise God. Amen. Amen po. Yun. At sige po tayo ay pag-usapan natin. Saan magandang, pag ganitong holiday, saan, where do you spend your holiday? Nung kayo naman, ibinigay niyo talaga sa akin ang unang ako'y lalong nalungkot. Kasi naman, imagine ninyo ha, totally nung pisa na po natin. Ang holiday po kasi, sumabay talaga yung maingay na no? Yun na po yung kape namin na pinag-prepare. Okay. So basically, nung kompleto po ang aming pamilya na nandito sa UAE, ito mga ganitong holiday po talaga nililook forward. Yun. Kasi ay excited tayo pag ganyan. Excited. I-ano nyo po kasi na ito po, ang holiday po sa mga OFW is very important talaga, di po ba? Yes. Very okay, special. Yun. Kasi ang kumbaga, ang 9 to 5 or 9 to 6 natin trabaho dito, may spend mo sa pagtatrabaho, sa pagbibiyahe, tsaka sa maring sa pagtulog na lang. So pagka meron ng holiday, ay talagang grab yan. Kailangan, you really have you really have to think of how you're going to spend this special day, itong holiday na ito, dahil bibihira talaga ito, lalo na pag sa mga ganitong bansa, bibihira yung mga holiday na ganito. And how do you, at ang maganda po niyan, kasabay ng mga holiday, mga sale. Yun. Yun, tingnan mo yan, clearance sale. Ang mga kabayan natin, mga nangunguna po sa mga sale. Sobra. Yun. Pagkayong sa mga mall. Ayan. Ang target lagi ng mga shops is mga kabayan. Yun. So, ito si Pastora, hindi pa nakakapag ng holiday dito. Saan mo gustong pumunta? Hindi mo pa nararanasan? Wala, hindi pa. Oh. Gusto kong umakyat talaga. Pero mainit. Since
summer po ngayon, pero open naman po ako. Baka may mag-sponsor sa inyo. Pero po, gusto ko rin po umakyat. Ng bundok? Yeah, ng bundok. Kasi actually po sa akin, sa Pilipinas po, mahilig po ako yung bang mag-adventure din. Hiking, kaya, mga ganun. Mga mag-hiking. Mountaineer. Oo, gusto ko po yun yung mga ganun. Gastos ng hobby mo? Grabe naman. Hindi naman po gastos, pero yung tama lang naman na travel. No. Na yung mga malalapit lang. Yes, yung mga malalapit lang naman po. Okay. You're bad. Pastora, ano, pwede namang tanggalin yung bago. Oo, diba? Kalata naman po. Gusto ko may ano kasi, baka may diamante. Baka may diamante. Meron po. Tatanggalin ko na po. Yun. Alam nyo, dito. Si Pastor nga, oh, kita ko parang extended extension lang ng parang. Oo nga po. Ganun lang talaga dito. And dito kasi, kahit paiwanan mo yung gamit mo, walang gagalaw na. Sure. Kahit nakabuyang-yang dyan, mas matatakot pa, magdo-double-isip pa yung gusto na kumuha kasi ay gusto ko. Ito po ang Borjoman Mall. At kayo po ay nanonood live dito ngayon sa Gloria Jeans. So, so anong gusto mong gawin, Pastora? Baka pwedeng, gusto niyo po bang mag-pray po muna tayo bago tayo mag-start? Mag-pray ka? Sige. Para tayo maging medyo-medyo nakakapagsimula na po ng ating talakayan ngayong gabi. Talakayan ngayon. Sige tayo, sumandaling yung po, pumikit, and sumaan po. Introduce ourselves again. Pastor Roel po. And I'm Pastor Shekainah again. Pastor July po. Yes. So, samahan niyo po kami yung muko and pumikit po tayo. Hallelujah. Lord, we thank you for this night. We pray na may gagawin ka ngayon sa talakayan namin, Lord God. And we believe, Lord God, that apart from you, we can do nothing, Panginoon. Lord, we will experience and we will enjoy, Panginoon, ang aming pong segment ngayong gabi. And bagamat, Panginoon, nasa labas kami, we declare that, that this place, Panginoon, ay sa'yo, sealed by the blood of Jesus. In Jesus' name. Amen. How are you going to spend your holiday? Holiday. Anong better way to spend a holiday? Almost 20 years. Almost 20 years na si Pastora. I've been here for like 13 years. So mas ano ka pa sa mas may authority ka when it comes to spending holiday here. Well, noon po ay depende as a family or as an individual, ano? Opo. Hindi, pero basically, ang ginagawa po ng mga, ano, ng mga kabayan, at saka lahat actually ng tao, pagka ganitong holiday, meron yung tinatawag na staycation. Yung staycation talaga, talagang gas-gas yon, gawa ng, alam niyo naman po, ayan, or kung sa mga hindi nakakaalam, ito po kasi sa UAE, yung usong-uso yung sharing. So pag nagpunta ka sa ano, pagka ganitong mga holiday, nagpupunta sila ng mga kapatiran o mga kabayan natin sa mga hotel. So nakaka-experience naman sila ng ano, ng parang a little taste of luxury. So the swimming. Yun. Pero sa amin po noon, malimit namin talagang puntahan, kahit pa yan ay summer siguro, ay mag-overnight sa tabing dagat. Yun. Sa bandang Corpacan. Sarap nun, ano? Sa Cochera. Tapos mag-pipishing, ano? Yeah. Wag lamang na bigla tayo mahuli at sabihin na grilling. Yun? Finally. No grilling. No grilling, finally. No grilling, finally. Totoo po yun. Nakalagay dun sa ano? Nakalagay dun sa sign. Kwento mo ayun na. Kwento niyo po, hindi ko so, alam. One holiday afternoon. Ayan. In Corpacan, ano? We were Corpacan po. Yeah. Corpacan. Ang Corpacan po ay sa parang anong area po yun? North? Northern part. Halos. Nang Sharjah. Nang Sharjah. Yan. Yeah. Na actually magulo siya kasi dapat part siya ng Ras Al Khaimah o Fujairah na siya. Siya ay anyway, di ang ganda-ganda ng ano, nagdala kami ng sarili naming ihawan. May mga dala kaming pork na iihawin. Ang sarap. Yan, okay pa.
ngayon yung mga authorities nandoon sa parang kanilang watchtower or whatever, parang sinadya yatang antayin na makapagluto kami nung naluto na. Sabing ganun sa amin ay bawal daw. Tapos nung sabing ganun ni Pastor Roel, bakit bawal? Itinuro po ang sign. Ang sign po as in eksaktong-eksakto, no grilling finally. So kami ay, what? Parang initially, it was allowed. Yun pala yun. As in, no grilling finally po ang nakalagay. So, yun, intindihan mo na lang. Yes, intindihan mo na lang. Basta, final na, wala nang grilling. Final, yung parang ganun yung sinasabi nila. Yun. Hallelujah. So, bilang individual, how do you spend the how do you want to spend it now that you are ano? I'm not alone. Ang sakit. Pinapaalala pa the usual po, siguro ngayon ay ang kaibahan lang since hindi kasama, wala na akong driver, wala na akong sasakyan. Hindi na kami nakapunta sa mga malalayo. Sa bundok-bundok, sa malalayo. So bahay na lang po, luto-luto. Tapos ay nagni-Netflix. Yun talagang real na staycation. O kaya naman ay nagbi-video call. For 4 days? That's what, walang pay. That's what you're going to do for 4 days? May plan. Actually, opo. Grabe, sakit sa likod mo. Well. Higa ka, manonood ka, mag-Netflix ka. Ang hindi po natin maunawaan actually ay akala natin ay matagal yung oras ng bakasyon, pero pagka ano ay saglit lang yan. Kaya parang wala lang. Sasimulan sa sarili mo na parang nagbakasyon ba ako? Nag-holiday ba ako? Sige po, si Pastor Roel naman po kaya. Ano naman po kaya ang ayan, ganun din. Actually, kasama namin yan dati. Mas malaki kasi sasakyan yan eh. Monstrosity ang sasakyan yan eh. Ano nga po? Armada. At pamain na lang po. Pamain. Pamain po. Pamain na lang po. Ayan po si Yugi. Yung delivery. Ayan po to? Nakalimot ako. Basta rasi kayo na. Mint? Mint ito? Bakit ganyan ang kulay? Mint nga siguro. Choco mint. So, kanino na yan? So, kanino po yun, right? Nandito na yung ating in-order na kape? I don't know. How do we know which... Which one? What kind of coffee is this? Ito na po ang ating order. Ayun to, sa'yo. Okay po, thank you. So this is mine. Umuin nga po natin. So pamain na lang po, pamain. Pamain po. Pamain daw. Ang bango. Alam niyo po ba 'yon yung these days ay masyadong usong-uso yung mga nagbebenta online si Eling. Paki-screenshot po at paki-sabi na po mine. No time waste. Mga ganun nga sinasabi nila eh. Yeah. Pag-usapan nga po natin yung yung nauusong challenge. Yun. Ano ba 'yan? Pambabae lang yata yun, hindi ako kasama dyan. Initially, akala ko po ay pambabae lang din. Pero may mga nakita po akong lalaki. Pero parang ang origin, di umano, ay talagang pambabae. Kasi parang women empowerment, quality, something. Bakit lagi kayo may mga ganyang-ganyang empowerment? Pero sa totoo lang po ay Women empowerment. With all due respect po sa mga naging bae. Ayoko mag-join, pero ayoko po talaga mag-join. Okay. Personal reasons po na kasi thank you, anak. Salamat. Ayan, kasi mainit siya. But it's not. It is. So, ayan. Anong mean? Ayan. So, kasi po ay ang sabi nila, yun ay para daw para sa quality or women empowerment. Pero kung titignan ko, honestly, ay parang sabi ko nga, naglagay ka ng picture mo na, hindi ko po disclaimer po. Wala po akong, hindi ko po sinasabi. You have nothing against that. Yeah, it's okay kung yun po ay maaring meron din kayong
reasons bakit mo ginawa, pero sa akin po ay parang hinahanap ko pa talaga sa puso ko. Kasi pag black and white, na picture mo na magandang maganda ka, na piling-piling picture mo, how tapos, it will, ano? Parang paano mo sasabihin na how will it show to the world na you are empowered? Oo, or parang this is for equality, parang gano'n. So, hindi ko po makita yung connectment. Kaya parang sabi ko ay... But you are into women empowerment. Bilang babae. Oo naman, Pastor. Do you think that men and women should be treated as equal? Definitely. Definitely. Are you sure of your answer? Pastor, ito lang ha. I-clarify natin yan. Okay, kita mo, sabi ko na. Equal, pero hindi po nawawala sa akin. Kasi, di ba, lahat naman are created equal. Yes, of course. Pero pagdating po sa family, magkaibang usapan po yan. What I mean is that how women should be treated. I mean, as a woman. Uh-huh. I mean, gusto niyo ba equal yung treatment sa isa inyo? Basically, yes. Basically, yes. Yeah. Sumasagot ka ng may ano po yun? Yun. Diba? With reservation. With reservation. Tapos sasabihin nyo, pag hindi kayo pinagbuksan ng pintuan, sasabihin nyo, ang gentleman mang ito. Yeah. Hindi man lang, ano, diba? Pag marami namang bitbeti ka. Hindi. That's what I don't understand, really. Wala po ba tayong cinnamon? Pahingi po ng cinnamon. Hindi ko, yun ang hindi ko maintindihan eh. Women wants to be treated equally. Hindi po siguro lahat. They're expecting men to serve them. Oh, yeah. Ano, diba? Kailangan pagbuksan ng pintuan, pagsilbihan. Pastor, pakitanong dun sa mga babae na gahanap ng gano'n kasi baka may hugot. Hindi. Diba? Kayo po ba? Ayun, shout out po daw si shout Pastora. Pastora Weng. Hello yun, po. Pastora Weng. Alam nyo pa, ito po. I don't know if it is a known fact. Si Pastora Roel na po. Hello po. Paborito niya yata ang Gloria Jeans. Tama po, Pastor? Ayan. So, Pastora. We used to go sa... Pastora Roel na. Sa may rip mall. Sa may rip mall. Sa may rip mall. Yeah. Habang iniinom ko po ito ay ano, parang kasama ko ito. Yun. So, we go back to, ano, parang iniiwasan nyo akong sagutin dyan. Eh. Sige po. Kahit po ako lang isang, akong mag-isa lang ako. Ano, pero I will depend our, ano. Anong MN, Pastor? Anong hanas mo ngayon, Pastor? Hindi. Ito yung gusto kong talagang i-clarify sa mga babae. Bakit you want to be treated equally and yet you're expecting men to serve you or carry things for you. Tingin nakalagay naman po yun sa Bible. No. Na lalaki, pagsilbihan mo ang asawa mong babae. Oo nga. Mahalin. Excuse me, mahalin. Ayan. Itinama ako. Yun. So ano? Anong gusto niyo talaga? Ano po bang inyong question? Anong gusto niyo nga mangyari? Anong gusto namin mangyari? I-treat kayo equally o ano? Kung i-treat kayo equally, ang mangyayari, ako po, Pastor, ano? Magbuhat kayo ng sarili nyo. Sige, pagganito pa. Magbukas kayo ng pintuan. Bakit yun? Hindi nga, totoo. Ay, ano bang gusto nyo? Ano bang empowerment ang gusto ninyo? Gusto nyo? Po, sa trabaho. Oh. Siguro sa trabaho. Kasi po ay... Eh, pag minsan kasi, ang mga babae, hindi marunong mag, ano... Mag? Ano po ba yan? Fact ba? Ano perception nyo lang? This is a fact, not a perception. Okay? Okay. Minsan mga babae walang common sense. Oh. At hindi makapag-multitask. Ito hindi. Hindi makapag-multitask? Oh. Hindi lahat. Depende naman. Pero you admit that there are women who cannot do multitasking. Ano po, let's suffice to say, ay... Ang babae at lalaki ay meron pong ano yan. Meron pong weaknesses. Pareho ha? Oh. Merong strength at merong weaknesses. Mm. Pero sabi ko nga, kung titignan natin sila sa iisang, ibabasa natin sila sa iisang category, hindi po pwede yon. Hindi po equality ang tawag doon. Hindi na po fairness yon. Say for example, sa strength. Siguro naman po ay mas built ang katawan ng lalaki.
para sa mga mabibigat na gawain. Pero hindi ko po sinasabi ha na mga babae ay hindi ano. Kasi kaya nyo bang ano? Kaya nyo bang manganak? Okay. Pero hindi po. Pero your body is not made na manganak. Tama? We were yun not designed sinasabi ko. That way. Yun po yung sinasabi ko. Kami dinesign na pwede manganak. Diba? Eh hindi kami binigyan ng matres. Ah, matres. In perception po, ang meron po tayong tinatawag. Sabi nga nila, there is what we call equalitarianism. Ano ba yung ibig sabihin? Equalitarian. Spell po, spell. Ano? Wag na lang. Pwede red na lang po, Pastor. No split. No split. Kasi po, in terms naman ng biblical, maiba naman po tayo kasi parang nag-debatihan na po tayo. Hindi, nag-uusap lang tayo. Sharing lang yan, sharing. Ito, nagre-react din si Pastora Weng. O, diba? I disagree. Kaya ko po mag-multitask. Yeah. Oh. Lahat yata po ng ina, kaya hindi yan. Hindi lahat ng babae. Sige, hingan po natin ang majority of women. Natin. At hindi rin lahat ng lalaki ay lalaki. May hugot talaga siya doon. Mas sige. Malambot pa po sa babae. Ay, ibang usapan yun. Ibang usapan yun. Ganun din naman ng women. There are women who are... So, ibang usapan. Tingnan natin doon sa... Ano, yung sa clear na ano, babae, lalaki. Yun lang. Yun okay. Lang. Sige po. So, nakikita nyo na maraming pagkakataon ng mga babae. They cannot really... Ano... Pero ito po, may nabasa po ako para medyo ma-scientific tayo ng kaunti. Baka ako'y mabash kasi dito pag sinabi ko yung katoto. Hindi, medyo, pagdating po kasi sa ano, according to studies, I just do not know kung kailan po nilabas ito, pero nabasa ko po ito, na ang sabi po doon ay pagdating sa trabaho, kaya mas madami minsan ang, thank you, salamat. Thank you. Ayan. Thank you. Kaya mas madami malimit ang sabi nga nila ay ang male population minsan ay mas madami ang nasa parang top hierarchy ng trabaho, ng positions kasi daw according to studies mas ano daw sila, mas risk taker daw ang male population. Ang mga lalaki. Yes po. Lalaman yun ang mga lalaki, diba? Yun ang mga lalaki. Yung po ay totoo. Na according to sa studies po ha, mas risk taker daw sila, mas pagdating sa halimbawa, yung sa job interview, medyo maraming reservations. Hindi na ayaw nila ng confrontational. Confrontational? yun ang babae po ay confrontational lady, ga? Yun. Ito po, si sabi ulit ni Pastora Weng. Pakibasa nga po at talagang nagre-react po si Pastora Weng. Sabi ni Pastora Rowena, kaya ko po magluto habang naglalaba at nag-aalaga ng bata at nanood on the preaching at the same time. Ay. Uy, kung automatic ang washing machine, okay lang. Oo nga naman. Pag okay nila, naglalaga ka lang naman ng munggo, ay pwede rin naman yun. Oo nga naman. Pwede mong iwanan yun. Mag-aalaga ng bata, ilagay mo sa kuna. Ano ba? Kain naman kayo ha. Masyado niyong pinalalaki ang ha. Meron talaga siyang hugot talaga. I've been there. Ano po yung masashare niyo naman po sa amin, Pastor? Yeah. As a father and as a husband. I have nothing against women. And I treat women special. All women. Nag-iingat kasi sa pagsasalita eh. Disclaimer po, mga babae, mahal na mahal po ang mga babae. At I really treat mahal na mahal talaga. Mahal na mahal. Parang meron siyang... Malalaglag ba ako sa kinauupuan ko? I mean, meron po
ang naano lang talaga ako, yung bang pagminsan, they are demanding. Ayun. Nagiging demanding yung mga babae na, tapos they will look at you as if parang, bang, alam mo yun, na ang mga babae ay pag hindi mo nagawa ng ano, kasi po, it has something to do with the psychological makeup ng female at saka ng male. Oh. Ang female po kasi, more on emotions. Oh. Ang lalaki po kasi, more on practicality. Oh, practical kami. More on practical. Yun po ang siguro, katulad I would na lang say, ng pamimili ng sapatos, di ba? Pag namimili ng sapato, pag nag-grow na, pumunta dito sa mall, ang babae, inikot muna lahat, walang nabili. Diba? Naikot na buong lahat ng shop dito. Naikot na lahat, pero walang nabili. Pero ang lalaki, pagpasok sa isang store, kung anong gusto, bili na, tapos, uwi na. Kaya ang lalaki, diba? Opo lang. Pastor, eto naman ang sasabihin ko lang. Maganda po yung ganun kasi ang mga babae sa mga sapatos lang. Ang lalaki, sa mga babae naman sila. Iba yung for whatever reason, sa totoo lang po, mga babae ay ang mas pinipili kalimitan ay ano, yung maginoo pero medyo bastos. Parang ganun. Yung parang rough edges. Kasi para bang yung pag ang lalaki, hindi ko po alam. Kasi malimit ganun eh. May mga ibang babae na pagka medyo pino, ay hindi nila feel. Yun. Kasi parang feel nila. Parang walang thrill. Ano nila? Parang ka-emotion or paano po ba yun? May tawag po dun eh, parang parehas ng version, parang mo. Yung, si Antoinette Sia at San Pedro rin, sabi niya, kaya daw din niya mag-multitask. Piling-pili po. Siguro mabibilaw sa dali. Grabe! I have nothing against women. Pastor, siguro ano, sa 10 lang din ang kilala mong babae, kaya ano, piling-pili lang din. Yung, siguro nga ano, sabi ni Kuya Lito Albior, may babae naman po na bodybuilder na malakas din. Yes. Meron nga din naman. Yun. See, again, meron naman talagang ano, mga babae na they can do. Pero titignan nyo po sa history ha. If you look at the history, sino po yung mga nasa history? Usually men. Yes. Pero lahat ng successful men sa kanilang babae. Ay, for every successful man, there is a woman. Of course. Yan po ang ano eh. Yan po ang nag-aano sa kanila. There is also another woman. Another woman. Oh, well. Another woman. Another woman. Because he has another woman. Exactly. That's a problem. And that's a woman again. Kasalanan po ba ng babae na maging babae siya? Ngayon, sige, ganun na lang. Para maiba-iba naman po ang ating talakayan. Baka viewers, ayan, okay. So, may naranasan ba kayong ganito? Do you have any question? Okay, ma'am. May tanong po ba kayo ngayon? How do you want to be treated? Yeah, how do you want to be treated? Talaga, how do you want to be treated? Ano? Diba? Yun ang tanong ko. Kasi ako gusto ko malinaw yun eh. Ako po ano, how do you want to be treated? Especially halimbawa sa aming mag-asawa. Pag sinasabi kong equal, eh syempre, yung halimbawa sa decision making, kailangan pag-usapan, ganon. Pero syempre, wife, opo, pero ultimately, syempre, kung ano pa din yung magiging decision niya, ganun pa din ako. Final, ang lalaki pa rin, yes, final. Pero, sa akin, mas, kumbaga, parang I feel respected, siguro, and love. Pagka i-discuss niya muna sa akin, hindi ura-urada na lang ay, ito na yung akin, ano. So, ikaw, Pastora, how do you want to be treated? How do I want to be treated? Yes. Paano po ba? Sa akin po, siguro,
with respect. With respect. Actually po kasi, ang babae talaga, naturally, naghahanap yan ng someone. Diba? Babae po, nalagpabagsak kay Samson. Ay, grabe siya talaga. Sino po yun? Si Lito Albior. Lito Albior. Totoo naman ah. Ayun. There's glory. So, sige, tuloy mo. How do you want to be treated? How do I want to be treated? Do you want to be treated as equal or what? With, ano lang, with fairness. With fairness, ha? Fairness. Kasi po, with fairness. Halimbawa. Kasi po, halimbawa, there are often times na, babae ka, pero meron kang mga rights as women. Or as babae, as woman. May right? May rights as woman, talaga. Parang wala naman sa... Hindi, pareho naman po. Ang lalaki. Lalaki, may right din. Parang lalaki lang po. Hindi pa po. Human rights. Si Pastor, well, pointed na. Tensionado. Na-high blood ako sa mga statement yun na ano eh. Rights eh. Ayan. Lahat naman po. Lahat naman. Pare-pareho tayo. Pero yung akin naman po, siguro, ang aking point of view naman po sa ating, yun ba, yung... How do I want to be treated? Siguro more on ano po ko? Dun po ko dun sa yun nga with respect and fairness. Siguro kasi sa edad ko wala pa naman ako dun sa sabi nga po, di ba, millennial. Pakisabi po ang paki-message lang po ng mine. Pa-mine. Yung pong ano po with paano ko po ba siya sasabihin? Yun bang hindi meron kang part sa iyo na kailangan mo talagang ano ko po ba sasabihin? Tanang hirap pa. Yung wala pa siguro ikaw ay, grabe ano talaga. No, nag-treat sa iyo ng ano. Ay grabe talaga. Kaya hindi mo masabi. Wala kasi jowa. May tensionado po talaga. Wala. Hindi. Wala kang jowa. With ano po sa akin? With love and respect. With love and respect. Kasi, siguro in my age po, siguro yung kahit hindi mo, ewan ko po, sa akin kasi nasanay ako na hindi ko po kailangan ni-impose, hindi ko kailangan magsalita, hindi ako kailangan, doon ako minahal eh. Kumbaga, hindi ko kailangan ipilit yung sarili ko din sa tao. Yun. Na naranasan ko po na even though na nanggaling po ako sa long relationship, na-retain po yung respect. Ayun talaga. Talagang dumaan talaga ako sa ganun. Grabe talaga. How wrong is that wrong? Ayun lang. Kaya siguro wala din akong masabi. Siguro I was treated fair enough in my fair enough pala bakit wrong? Kasi po, actually, hindi naman na po sa akin, wala na po sa akin. Hindi naman po ako nagkamali sa ganun. Lagi naman kayo mga babae. Sabihin na silang wala silang pagkakamali. Pero yung in to sum up naman po yung ano, yung sa relationship kung bakit nag-end. Pero sa pagiging babae po, balik po tayo sa pagiging babae, siguro yun nga po with respect and yung bang kahit yung basta yun, alam ko naman po nagigets naman na ating mga viewers yung aking binabanggit ko ano ba ibig sabihin ng respeto or fairness. Ano naman po yung naman sa akin? Dignified. Yeah. Ayun. Dignified. Dapat eh, kung ano yung, may pinaglalabang ka. Siguro yung kahit, grabe talaga, may pinaglalaban talaga po. Pinaglalaban talaga. Ayun. Yun naman po. Ayun. Si Pastor Roel naman. Pero ano ga yung ano? Pastor, bakit parang nagigil sa mga hindi kasi nga ano, yung bang ako po ay ano, I'm very sensitive when it comes to treating women. Ay, kasi halimbawa kahit yung naglalakad lang na I will place myself doon sa danger zone just to let them know or feel na they are secured and they are ano. Ako po'y ganon. So, hindi po ako yung ano. Kaya lang, mayroong mga babae kasi, yun nga, they keep on insisting about empowerment.
yung po ay ano, kung ikaw ay kagalang-galang, they will, all people will treat you with respect. No, kailangan, it has to be respect. It's demanded. Not unless, of course, you have this position somewhere, I don't know. Pero yun nga, kailangan lang ay, respect begets respect. So, kung if you, kaya lang may mga babae kasi, pag hindi mo, alam mo, syempre, dahil nga rin, minsan, you are under stress and under a certain situation. So, pag minsan, nakakalimutan mo to, give them paper. Or yung pay what is for? Yung kasi is para sa babae din, 'di ba? Sometimes you have to go out of your way . Katulad nga ko ng sinasabi ko kanina, dahil nga magkaiba nga po yung parang tama ba yung term ko na physiological makeup ng babae at saka lalaki. So yung pagkaka-create ko siguro sa yung ng utak namin is slightly different sa kung paano pinasok ng Lord yung pulma ng utak ng lalaki. So, we have to see it siguro na, say for example, sa isang asawa or magkaibigan, bakit ganun ang babae? Diba? Medyo, umano tayo ng kaunti. Bakit kaya siya maaaring may ginawa ng lalaki or maaaring may hindi ginawa ng lalaki? May pinagkukunan, mayroong pinagkukugutan. Kasi para bang napaka-unfair naman na laging sasabihin ng babae na ganito ang ugali niya, na yun na lang yung titignan. Hindi, siguro, may mga ganun lang siguro na magaling mag-trip. Pero siguro, safe to say na hindi po naman siguro praning-praning ang babae na basta na lamang magta-tantrums na walang kadahilan. Meron din actually yung pagta-tantrums ay mayroong talaga rin yan, scientific basis, because there sometimes you have hormonal imbalance, lalo na kung mayroong menstruation, di ba? So mayroong hormonal imbalance, so nag-increase yung hormones nyo, and so you acted and I understand that perfectly. I understand that perfectly, and I don't mean to demean yung mga babae, kaya lang alam mo yan, hindi yung mga katulad ng Gabriela. Siguro po ay let's just be apolitical. Mahirap po yung ano. May mga leaning naman po tayo pagdating sa ganyan, pero siguro ako po ay And the problem is that they are using it. Ako po ay babae, against pero malimit po sa mga ganyan, mga samahan ay medyo parang sa akin ay cringy na yung mga ginagawa din nila. Di ba? Seriously. Those who are... Kasi para bang they are going above and beyond sa tama ng So, ano naman po, hindi naman po lahat ay may mga iba din naman na nakaka-realize or nakakita dun sa mga... Siguro may mga isinusulong lang na mga agenda. Iba yung motive actually nila. Yes. It's not just women's right, but yung may sarili silang agenda. Yes. And, yun po ang pinaka-ano doon. And yung nakakalungkot, because sometimes they're using that sa politika. Totoo po yan. Nangyayari po. Tapos, pagka hindi biglang, parang... pag hindi nasunod yung naisuno yung agenda, biglang biktima. Pa-biktim ito. Victim card. Victim card sila na, babae ako, dapat ganito. Yun minsan ang talagang nakakainis din naman actually. Yun. Kinararify ko lang ha. I have really nothing against women. I love women. In general. You love women. Of course. Sabi ni Lord, mahalin ang asawa. Di ba? Mahalin ang kapwa. Mahalin ang kapwa. Yun. Sabi po ni Kuya Lito, respect po dapat sa bawat isa. Respeto lang sa bawat isa. Yun. Napakaganda ng ating ako'y pinagpawisan doon sa ating dahil dalawa yung aking
kabalitaktakan dito na ano. Talaga naman. May sinabi din po si Kuya Lito Albior. Sabi niya, ang guys kasi minsan they want something new in you. Hindi. Yun. Kuya Lito, meron ka pinaghuhugutan. Tara, usap tayo. sige nga. Pero sana po, Kuya Lito, palapatalastas po. Sana'y matikman namin ang iyong napakasarap daw. Pandesal. Na ube pandesal. Pandesal. Kailan kaya yun? Pwedeng ano? Pwedeng bukas? Yes. Yes daw. Yes. Hallelujah. So, again, disclaimer again. I have nothing against women. Ulit-ulit pa din siya. Baka kasi ako yung ibas na ng mga... Baka marami nagagalit sa akin kababaihan na ngayon, ano? Siguro po yung ano, hindi naman. Ano lang, they will just treat you different. Grabe talaga. Biglang ganun, ano? Hindi naman. Yun lang. Yun. Hallelujah. Yon, John Leo Alba from J.A. Wandera is watching with us. Magandang gabi po sa inyo. Yon. At yon, mahaba-haba na rin ang ating pinag-usapan. Actually, we did not plan any topic to be discussed this evening, but then... As usual. As usual, we don't plan anything na we will discuss. No? Ito po'y totoo talaga. We did not plan na to discuss these things about women's rights and empowerment, no? Then ito po yung nag-come up women sa ating ano, pag-uusap. Men, and it's healthy. Dapat ito yung alam po natin. Mga babae. Bakit ka babae ang topic natin? Babae mga lalaki. Parehas. Lahat. Mga babae, mga lalaki. Yo. Or maaring ano, siguro ay nai-spotlight ng babae kasi ang babae ay napakalaki ng kanilang contribution sa society. Oh. Possible? Talaga may. Pero ito po, maiba. Can really be men and women be equally? Yung parang be equal sa isa't isa. Yun po yung tanong natin ngayon. Sige po. Para at least pag ang pinag-uusapan nga yung equality, parang in biblical. Yon. Can men and women be equally? Unang-una, they were not created in the same way. Yon. Okay, ba? Kaya galing kayo dito. Kaya papaano, diba? Dito kayo galing. Kaya paano mo sasabihin na ano? Ito na may ano ha? Ito pala ay, nawawala yung isang tadyang ko eh. Tadyang eh? Ito po ay di ba biblical? Ang lalaki ay hinulma mula sa lupa. Galing ka lang sa lupa, Pastor. kayo dito galing sa dito. At ang lalaki, ang babae, kinuha sa tadyang ng lalaki. Tadyang ng lalaki. Ibig sabihin yan yung part na inaalagaan. Kaya ang babae, kinakalinga dapat. Oh, diba? We do that. Minamahal, kinakalinga. Ayan, eh bakit nyo hinahanap? Or bakit kayo nagre-reklamo? Eh kasi kayo nagde-demand ng equality when there is, okay. Ano. Okay. Hindi na kailangang i-ano natin yun, na yung equality, women's equality and empowerment ko. Sige po, to sum up, can really be men and women. We will treat you right. We will treat you right. Nainit na po ang ating mga usapan, kabayan. Hindi ko... Biblical. Yung hindi stand ko, hindi, ninyo. Pero honestly, ay ano, yung equality ay, I don't know, it's something na parang masyadong vague para sa akin. Kumbaga parang, i-ano natin, may equality mga... Equality siguro, halimbawa, sa trabaho, dapat hindi na in-indicate sa ano na... female with pleasing personality, 18 to 25 years old. Di ba nga nilalaki pang ganun? Bakit yan? Di ba nga minsan single ka ganun? You don't want that as well. Na, ano sasabihin, with pleasing personality. Ano ba? But in terms kasi naman, halimbawa po, ilalagay mo reception, ay ano, receptionist halimbawa, ay grumpy. Hindi may pupunta ka doon na kliyente. Di ba dapat hindi. Ang sinasabi doon, without attitude.
O, di ba? Yung pagiging grumpy, attitude yun. Na kailangan, ano, dapat hindi dapat... Attitude of behavior. Behavior. Kasi minsan may masayahin naman, pero dahil na traffic, na Happy New Year along the way dun sa metro. Kaya naman. Pagpasok ng opisina, parang boom. Ano na siya. So pagdating pala doon, wala na, parang peace na. Oh sige po. Oh ano po ang inyong stance? Siguro in terms of ano na, oh, sige, letter A po tayo, family. Okay? Family. Can men and women be equal? Oh, mayroong kanya-kanyang responsibilidad. Yes. Ang nanay. Yun nga po. Ang I mean yung tanong natin. Can men and women? Maghihirap 'yan, we no. Yes or no? Masasabi yes equal no. 'Yun. Eh, hindi mo masasabi equal siguro yun. Siguro ay ano, kasi ang sabi naman diba sa Bible is ano, God is no respecter of men. Mm. Ah, diba? Parang napakaano din ano, men lang lagi, walang women. Aguro, gusto mo, her-tory. Hindi history. Na, ibig sabihin ay ano, ang Lord ay hindi niya naman tinitignan. Kung halimbawa, hindi naman tinitingnan na Lord kung sino yung magiging instrument niya for a certain purpose, it may be male or a female, pero yung kailangan lang ay available yung kanyang ano, yung instrument na yon. Pero, sabi ko nga, again, ay either male or female sa Lord ay, well, hindi naman nakatingin sa Lord na parang I prefer na ang gagawa nito ay lalaki. Ang sabi po ni ano, dapat daw, sabi ni Kuya ni Ate Meme. Ay, Ate Meme. Ah, si Ate Meme. Under ng ni Kuya Lito, na pareho sila nanonood ngayon. Eh. Anong sabi niya? Sabi ni Lito, pasakop daw ako pag di niya kaya ang diskusyon. Meme. Ang babae po talaga. Magpasakop sa... kayo. De, ito po ay ano, actually, para po sa mga asawang babae. Yan. Para ito po sa atin. Para sa mas... siguro mas mainam, mas peaceful na pagsasama ng mag-asawa. Peaceful coexistence. Peaceful coexistence. Ay, totoo po yun. Magpasakop po talaga tayo. In everything, magpasakop po tayo. Yan. Pero hindi po ibig sabihin na magpasakop ay hindi na maririnig ang boses mo, ganyan. Mas naririnig ang boses ng babae. Maingay lang siguro. Lalo na pag-opinionated. Ay, opinionated din naman ako. Ah, di ba? Maraming pagkakataon itong mga babae opinionated. Wala na, may hugot. Wala po, pinatatamaan. Hindi talaga, talaga si Pastor. Wala po. Pero, yun nga, basta sa mag-asawa, kailangan lang ay laging alamin. Give and take. Give and take, yes. No. At saka, alam na alam dapat yung design ng family na ang lalaki. Diyos Ama. Okay. God, uh-huh. And then the husband, the wife, the children. Yun. Mm-hmm. Oh, malinaw yung ha? Yung right na umbrella. Yes, so, to sum up po, can men and women, men and women be equal? Hindi, mali, I don't, mali ano, yung term. Yung term. Oh, sige po, ano natin, i-revise natin. Yung equal, to have us, parang to have them, to have a conclusion. Ano po yung pwede natin maging state? In terms of family. Sige, Pastora, sa pamilya niya, sa family mo, how do you want to be ano treated with your husband? Ikaw naman eh, I believe nagpapasakop ka ano, and well, I believe actually na di pa nga na discuss na nabanggit ko na yata nung isang beses nating ano na ako po dati ay talagang dahil nga medyo malakas, well, it's a known fact na medyo malakas ang personality ko. Yun po ang isang itinuro sa akin ng Lord. Mm. Na kailangan i-assert mo lagi yung ano mo, kailangan marinig lagi yung boses mo. Pero dumating po ako dun sa punto na isang phrase lang ang binitawan ng spiritual mother namin, ang aking asawa. Why don't you try? Mm. I-try mo lang, yun lang ang sabi sa akin. Trinay ko. Kasi dati po'y ano, pagka ganun na, ang asawa ko, para lang wala nang away, pwede. Pero, na-realize ko later on na kahit pa ganoon na nangyayari, pagdating ng solusyon, kahit pa ako nagkamali, siya gumagawa ng solusyon. So, doon ko na-realize na, oo nga naman, bakit umpisahan nyo na pag-usapan nyo, tapos, edi pagka ano, at least, siya pa rin naman nagagawa ng solusyon eh. Mas maayos pa, walang away.
So ikaw, Pastor? May iba kasi na ang lalaki ay wala nang siguro kaya siguro din ay naging dumating kami sa punto na naging lahat na lang ay didiscuss sa akin ang asawa ko kasi nga ay kilala niya ako eh. Pero siguro kung malakas din kasi personality ng asawa ko, pero kung nauna na parang siya na talagang gumagawa ng decision, baka hindi niya na dinidiscuss sa akin. Pero thank God kasi ay na-reach po namin yung punto na ito pala. Nagkaroon kayo ng settlement. na magpasakop ka. Na-reach namin yung equilibrium. Yung level. Pag tumatagal talaga, yun nga rin, because of the faith that you have, na-realize mo na kahit pa assertive ka, somehow, ay nagpasakop ka rin sa asawa. Which is, yun talaga yung gusto ni Lord. At ang lalaki naman, ay of course, mahalin. It is our duty, responsibility sabi na mahalin. Sabi ko nga, Pastor, mahalin. Kailangan pag minahal ang asawa, biglang, honey! Ayan na ang aking platinum American Express card. Shopping! Diba? Sarap nun. Pinagpawis. Sarap nun. Hallelujah. 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 So, yun. Kami, I just want to assure kayo. Namumula na kami po ayan, no. Ang mga kalalakihan, huwag po nating kalimutan. Yes. Sometimes kasi sinasabi lang ng lalaki, ito po yung problema sa lalaki. They will just say na mahal nila, pero they usually forget how to express their love sa kanilang mga asawa, mahal sa buhay, 'di ba? They will ang mga babae big time sa kanila yung mga yung mga anniversaries, 'di ba? Pero ang lalaki nakalimutan. So dapat yung pagmamahal po ipakita talaga natin. Show your love. Hindi yung okay sinabi mo lang. Pakita po natin yung pagmamahal natin. Sabi na ni Lord, mahalin ang ating asawa just like Christ who loved the church. Yes. So yun po yung bilin sa atin. But at the same time, we really have to show, pakita natin. Gumawa po tayo ng paraan para maipakita sa kanila na mahal natin sila. At wag na nating hintayin na mag-demand sila ng response. Wag lang puro talkies. Nangako na, honey, i-shopping kita sa Paris. yes, ganyan. Wag lang puro eme, wag lang puro talkies lang na hanggang man lang. Yun. So, more on action. Yo. Yes. Sa lalaki talaga ay parang, kung yun ay pagbabasehan ko sa asawa ko ay yes. Lalaki ay more on, babae more on ganito. Na sasabihin lagi na I love you, ganyan-ganyan. Ang lalaki, dun sa mga bagay na ginagawa nila. Yun. Dapat talaga ganun lagi. Dapat more on, man of action. Abang, asawa ko nung nandito, Pastora, imagine mo, siya ang nagpe-prepare ng aking pagkain sa office. Wow. Ganun naman palagi? Grabe! Siya ang... Well, actually, po yun hindi lahat ng lalaki ganun, Pastora. Ay, yes. Not all. But most. Spoiled ako sa asawa ko noon. Kumbaga, most of all. It depends. Pero hindi po lahat nga. Yung generation ng lalaki ay... Ngayon. Kain tulog lang. Senyorito. Siguro next week pag-usapan natin yung ang babae ba o ang wife ba should work. Oh, that's interesting. Well, maganda po yun. O yung ano ba yung top ano yung hanggang anong extent na dapat gawin ng wife as a wife. May boundaries ba pagdating sa ganun? Dapat ba may career? Boundaries talaga. Dapat ba may career ang babae? Sige, interesting po yan. Abangan po natin sa isang linggo. Pag-uusapan po natin yan. Pero po para naman sa akin, magbe-base po ako dun sa Ephesians 5:22-33. Pero po sabi dyan, 22 na lang po. Sabi dito, for wives, this means submit to your husbands as to the Lord. Amen. For a husband is the head of his wife, as Christ is the head of the church.
yon, He is the Savior of His body, the church. As the church submits to Christ, so you, wives, should submit to your husbands in everything. Actually po, hindi lamang po siya in terms of, siguro sa family or what, pero yung stand po naman po as dun sa about women, yung ganyan. Proven and effective po yun, kasi nakita ko po siya. I've seen, I saw a living testimony po na iba po talaga pag nagsasubmit ang babae sa lalaki. For example po, dun sa area ng family po na for God's glory, nagkakataon po talaga na sabi ko, there are times na talagang in a husband and wife, nagkakaroon po talaga ng ng conflict. Pero when it comes in submitting, pag nagsasubmit talaga, nakita ko po yun sa nanay ko, even if naiyayamot na talaga siya, alam niyo po yun, yung kahit na talagang naiinis na po, parang she is parang furious enough na talagang saktan yung tatay ko, but still, dumarating po sa time, talaga. Literally po, na living testimony po yun, na iba pa din, pagka intacted pa din yung tinatawag nating submission no. sa mag-asawa. Iba po siya, nakita na, we've seen it in our family, iba po yung blessing, iba rin po yung, yun nga, yung respect din, iba po yung, basta iba, nakaka, it's amazing. Inspiring. Yes. And you want to be, you want your family to be like that as to well? To be like that. Naman po yun. Kaya ngayon pa lang dapat ipinagpipray. Nagtatanim ka na. Yes, tama yan. Nagtatanim ka na ng panalangin mo. Tinatanim mo na ng panalangin. You are so prayer for it. Yung mga. Yeah. Kailangan ay papangalanan mo na, Lord, si ganito po. Pamain na po lang po, pamain. Hindi, totoo yan. Kailangan mo. Pero, yes. Ngayon nga, ako, yung mga, yung mga anak ko po ay may mga kanya-kanyang mga girlfriends. Oh, may mga jowa na. May mga jowa. Pero ako, yung pagka nanalangin ako ay, parati pa din ang pinapanalangin ko. Sinasama ko yung mga girlfriends. Mm. Pero, syempre, sa end ng panalangin ko, Lord, kung sila na talaga, then, let your will be done. Yes. Patatagin mo pa yung kanilang relationship, yung kanilang pagsasama. Otherwise, Lord, gisingin mo yung anak ko, Lord, at maipakita mo na ngayon na. Untog mo yung ulo. Ipakita mo na ngayon na, Lord, yung tamang babae para sa kanya. Mga anak ko po ay mga lalaki. Apat na lalaki po ang aking mga anak. Yan. At medyo nasa edad na sila na talagang... Yes. Yun. At so, yun. Sana po ay meron po kayong natutunan ngayong gabi. Sa ating mga diskusyon, pinag-usapan. At yun, about to women empowerment and equality. Equality talaga. Yun. At napakagandang pag-usapan lagi ito. And hindi po ako nakipag-debate. At napakaganda po ng ating place. Bagong sa susunod po ay dadalhin naman namin kayo sa iba ding lugar para makapag para hindi lang po puro tayo green background. Totoo po yung background na nakikita niyo. Totoo po itong background na nakikita. At saka totoong kape po ito. Nakapagkape din. Yeah. Hallelujah. So with that, yeah. Sige po, at kami po ay pansamantalang nagpapaalam na ngayong gabi. At medyo mahaba-haba na yung ating usapan. Yes po kayo sa aming diskusyon ngayong gabi about equality and equality. Women empowerment. About about issues sa buhay. Patuloy niyo pong subaybayan at ang ating pong mga broadcast. And we would like to to encourage everyone na next week ay mag-join po tayo sa ating pong talakayan. Yan. Kasi again, forces po tayo, babae na naman ang sinasabi ni Pastor na i-discuss natin. Para naging toys to one time. Ayan, nagtatawag na po ako ng nagtatawag na po ako reinforcement. Kayo ng Kasi puro lalaki ang ito nag-comment, Kita nyo? Ang mga babae kasi,
Pastor, minsan ang mga babae, kaya hindi na lang nagko-comment na ganito kasi parang pwede sabihin nila, I could not be bothered with that. Nonsense, yeah. May joke. Joke lang. Pero, yun po, we hope and pray kayo po ay na-bless ngayong gabi sa ating pangtalakayan. At, kung gusto niyo po ulit yung ganitong paglabas-labas, ay let us know. Yun. Comment lang po. Dadalasan po natin. Saan yung gustong kami makarating? Sa susunod ay God willing, ay madadala naman natin si Pastora Shekainah doon sa kanyang travel. Pastor? May internet connection ba doon? Meron naman. Nakaabot nga doon yung grilling. Finally. Yeah. So, kasi... Dadali natin siya doon. Yes, dadali natin. Kahit doon sa ano, sa... Saan na ako doon? Yung sa... Malapit sa Uman? Hata. Musandam. Sige po, at again, this is Pastor Roel Idio. And this is Pastor Shekainah. And this is Pastor July po. At kami po ay... Bidding you good night. Yeah, good night. Nag-iiwan sa inyo na... God bless God everyone. Bless everyone. And tomorrow din po. 10 a.m. po, ha? Huh? Worship service po natin. Gising na maaga. Worship service. Huwag po natin kalilimutan na click, like, and subscribe. And share. Yun. Yan. And WSJ! Happy holidays po. Happy holidays! Happy holidays dito! See you po. God bless! See you po. Sabi ni Lito. Oh yes, sige. Let's go. Hallelujah. Hallelujah. May po tayo. Closing. Hindi pa yata.